Eto, well, sad to know, ika nga mayor, pero maliban sa lindol, mukhang soki din kayo ng bagyo dyan sa, hindi lang sa Kalayan, kundi sa almost whole ng Cagayan. So far, ano ang isa sa malakas na bagyo tumama sa inyong bayan? Yung bang bagyong Egay so far, Mayor, this year? Yes, sir. Yun yung matagal po, ano? Way back naman nung mula nung pinanganak ako 1969. Mm-hmm. If you look at the records, no? Mm-hmm. Ang Cagayan going north, no? Babuyan Group of Islands, that we include Batanes. Yes. Talagang halos dito na lahat noon hanggang mga 80s. Mm-hmm. Pero tingnan mo yung late 90s, 2000, ano? 'Di ba? Marami na pong pumunta bandang Visayas sa Mindanao. So, nag-iba na. Yes, sir, kasi nagbago po yung trend, no? Climate change. Yes. So, at least medyo ngayon, hindi po lahat na ng bagyo ay nagpo-focus o nagko-concentrate sa extreme north, no? Mm-hmm. So, unlike nung bata kami sa Raymond, grabe noon, ano? Parang halos di kami makapahinga rito sa dami ng bagyo, no? Ang point ko dito ay through the years, through the decades na kami ay talagang binibisita ng bagyo, mataas na po yung aming resiliency. Ano? Yung aming aware sa disaster preparedness. Sa awa ng Diyos, nakita nyo naman sa dami ng bagyo at wala naman po kaming direct casualty, no? Mm-hmm. Yung Egay, nakita natin, almost 48 hours, no? Mm-hmm. Kahit sa the whole of the province nung 2016 or 17 ba yung Lawin, ano? Yes, yung Lawin. Talaga. So, unfortunately, officially po, ang ako kasi ang provincial administrator ni Governor Mamba noon. Kasi pagkatapos ko ng 3 terms, ako'y nag-board member. Okay. Yes, then hindi ko tinapos yung aking pag-board member. Di na ako tumakbo. Then I became the provincial administrator, no? So, alam nyo nun sa Raymond, for the record, tatlo lang po yung official na casualty natin. With that magnitude, ano? Grabe po yung Lawin. Sobra talaga. Mm-hmm. Pero mataas po yung resiliency ng taga-Cagayan, taga-Batanes, no? Dahil nga sa dami na rin po ng mga bagyo na dumaan sa amin, no? Mm-hmm. And yung manangyari sa Mindanao, sa Visayas, no, na malakas na bagyo, siguro hindi kasi sila nung una hindi sila ganun, din expect na ganun. Kasalay. Opo. Kaya malaki yung mataas yung casualty, no? Mm-hmm. So, ganun po, ano, through the years, talagang alam na namin kung paano mag-adjust. We know the perfect time na dapat kami mag-conduct ng preemptive evacuation. Evacuation, ano, oo. Yes, sir. Kasi unang-una ko, konti naman yung community, madaling i-manage, no? Mm-hmm. So, yun nga, nabanggit nyo yung resiliency. So, kumusta naman po so far yung recovery, yung muling pagbangon ng ating mga kababayan from the latest, yung bagyong Egay, Mayor, sir? Yes, with the help of the national government, no? Yung financial assistance, especially from the Office of the President, si Secretary Gatchalian, no? Mm-hmm. At Speaker Romualdez, aming congresswoman, Ma'am Aline Alfonso, si Governor Mamba. Mm-hmm. At mga ano po yung I would like to make a significant mentioning, no? The names of Senator Bongo, si Senator Robin Padilla, no? Mm-hmm. Bigay sila ng mga financial assistance. So, outside of the government, ano,
Nagbigay rin yung Red Cross ng napakaraming GI sheets, no? So completely have a repair, no? Of about 24-25 classrooms, no? Nagbigay sila ng GI sheets. Yung Oxfam, ano? Saka PDRA, ano? Ipag-go-go sa Cagayan. Tumulong po sila. Yung yung sa infrastructure, siyempre, merong proseso yan. Mga long term, oh. Procurement, yes. Ay, darating naman po siguro yon at I still have the complete faith in the national government effort. Mm-hmm. No? Alam mo naman si Raymond, napakarami talagang, napakalawak yung pinsala ng bagyo, hindi lang naman po sa Region 2. Mm-hmm. Marami po kaming maghati-hati, no? Sa pondo ng national government. That's why we could wait. We could wait. Okay naman po. So far, okay naman po. Nasa tamang, nasa normal.